Hello guys, welcome back to our channel. Ayan guys, for today's episode ay may gagawin po tayong DIY sa atin pong Hyundai Eon. So, papalitan po natin ng projector type, Angel Eye fog lamps itong ating Hyundai Eon. So, buksan muna natin yung kanyang hood kasi tatanggalin natin yung buong bumper. Ayan. Alright guys, ito yung projector type Angel Eye na fog lamps nating napili sa Lazada. Ayan. So, ang nagustuhan ko to sa fog lamp na ito guys is LED na siya. Meron siyang ring o yung tinatawag nilang Angel Eye. Tapos projector type LED na yung kanyang fog lamp. Ayan. So, ito yung ipapalit natin dun sa current na fog lamps ng ating Hyundai Eon. Kaya simulan na natin guys. Alright, so pinakauna guys ay tatanggalin muna natin yung mga bolts ng front bumper. Tapos meron tong mga clips din sa ilalim. Be careful guys, dapat sa pagtatanggal ng bumper ay lahat ng mga clips at saka mga bolts, screws, kasama niyo yung screws kasi may mga screws to. Ayan, ito yung tools na kailangan natin, wrench tsaka itong Phillips screw. So first guys, tinanggal ko muna yung bolt dito sa pinakabandang ibabaw ng bumper. Ito kasi yung talagang humahawak sa bumper. Tinanggal ko na rin yung sa kabilang side kasi magkabilaan to guys. Ngayon naman sa bandang ilalim, meron tong clips, plastic clips sa ilalim ng bumper. So kailangan nyo ng maliit na Phillips screw para matanggal yung plastic clips sa ilalim. At saka nga pala guys, may dalawang plastic clips sa gitna ng bumper. So bali, anim lahat-lahat ng mga plastic clips na tatanggalin nyo sa ilalim ng bumper. Buntik na nating makalimutan yung plastic clips din dito sa bandang ibabaw ng bumper. Meron din yan. Ayan, so tinatanggal ko na yung plastic clips. Dito nga rin pala sa side fender guys, meron screw dito na kailangan yung tanggalin. Ayan, so sa paghihila ng bumper guys, dapat maingat kayo. Kasi baka mabali yung kanyang bracket. Ayan. So, dito rin sa kabilang side. Ayan. So, madali na siyang tanggalin pag natanggal na talaga lahat ng mga bolts at saka yung mga clips niya. So, nilagyan ko ng karton sa harapan para hindi magkasakasan yung bumper. Ito nga pala guys, yung nakakabit na fog lamps dito sa ating Hyundai Eon. Actually, itong ating Hyundai Eon guys is wala siyang fog lamps talaga. So, nabili natin itong meron ng fog lamps. Pinakabitan nito ng may-ari. Ang problema guys, hindi na siya nagfa-function. So, nabasag na kasi yung fog lamps. Tsaka, yan, tingnan nyo. Putol na yung wire.
Tsaka napakadelikado, buti na lang napag-isipan kong palitan yung fog lamps kasi ayun o, may mga nakausli na mga wirings. Yan. Alam nyo guys, kasi ito yung nagkakos ng sunog sa ano eh, sa sasakyan, yung mga hindi, yung mga faulty wirings, hindi maayos yung pagkakakapit ng wirings. So yan, ayan yung kanyang putol. Meron na siyang ano, relay. Actually guys, itong DIY na gagawin natin ay plug and play na. So hindi na tayo mag-wirings pa. So ikakapit na lang natin diretso yung kanyang mga wirings. Aayusin na lang natin guys. So yan guys, bali tinatanggal ko na yung kabilang side ng fog lamps. Meron siyang bracket. Ito, magagamit natin itong bracket ni guys. Ikakabit nating projector type Angel Eye na LED fog lamps. Ayan. So, yan o. Piyak na yung fog lamps. So, ito na yung ating Angel Eye na projector type LED fog lamps. Ayan. So ngayon guys, ayan. So since na may butas na rin itong ating bumper, ayan, sinusukat natin yung forma, yung mounting ng fog lamps na ating ikakapit. Ayan. So ganyan yung magiging itsura niya. Ngayon guys, tinitingnan ko yung sa bandang likuran. So saan tayo magkakapit ng bracket na ito? Ayan, kasi meron ng mga nakausling mga pwede mong pagkapitan ng bracket sa gilid. And then naman guys, ayan, sa bandang kaliwa, may makikita kayong video. Nilagyan ko ng sealant pala yung fog lamps guys. Kasi nga yung kanyang lens, no? Yung glass lens ng projector ng fog lamps, no? Kasi projector to siya, projector type. Ayan yan. Yan yung kanyang projector na lens. Para hindi mapasukan ng tubig guys pag nagka-car wash tayo, kaya pag umuulan. Kasi medyo kulang yung nilagay na sealant dito sa projector. So naligurado na talaga ako guys. Ayan, so medyo nahihirapan din ako sa pagkakabit ng bracket na ito kasi iniisip ko pa kung saan ko talaga banda imamount to. Kasi nga hindi pa plug and play itong ating projector type Angel Eye na LED fog lamps. So hanapan pa natin ang paraan para mamount ng maayos itong kanyang fog lamps. So ayan, nakabitan na natin ng bracket. Ayan. So ito yung itsura niya guys, no? Kapag nakakabit na yung ating projector type Angel Eye LED na fog lamps. Ayan. So mayroon siyang butas, no? Medyo awkward siyang tingnan. Gagawa natin ang paraan yan mamaya. Ayan. So higpitan natin yung kanyang bracket. Ito naman guys, bali naisipan kong kabitan ng alambre. Gusto ko sana yung cable tie, kaso parang hindi matibay yung cable tie eh. Kaya alambre yung kinabit ko. So ito, itatali ko to dito sa mismong bracket ng fog lamps. Tapos itatali ko rin dun sa bracket, dun sa may plastic yan, sa may plastic bracket ng bumper.
So talagang parang mas makapit. Magkabilaan kasi siya guys. Oh. Sa kabilang side is yung bracket na kinabit natin. Sa kabila naman, yan yung alambre. Ito naman, bali ina-adjust ko yung position ng fog lamps. So, medyo naka-slip pa siya ng konti. Ayan, ina-adjust natin. Alright, so ito naman yung sinasabi ko sa iyo kanina na hanapan natin yung paraan yung mga butas na naka-usli. So, lalagyan natin siya ng sealant guys, no? Para malinis siyang tignan. At saka, para hindi rin pasukin ng tubig yung mga wiring sa likod ng bumper. Ayan, so talagang halos nilagyan ko lahat-lahat ng ano yan, ng sealant guys. Maraming lagay kong sealant dyan. So para hindi talaga makapasok yung tubig. So ngayon naman guys ay kakapit na natin yung wiring ng fog lamp. So una, yung una kong kinabit dito, so para safe tayo guys, no? Ayan, makikita naman natin yung color coding ng mga wirings, diba? So meron siyang black tsaka red. Hindi na natin kailangan gumamit pa ng tester nito. Titignan na natin yung nakakabit dun sa dating fog lamps niya. Ito, ayan. So tanggalin muna natin yung itong rubber coating, so para mas mahaba yung wiring ng ating fog lamps. Alright, so ayan. Pali ang una kong kakabit dito guys, yung kanyang positive. Yan yung pula. Ayan, so pinutol ko na yung sa positive sa may dating fog lamps. At ayan yung una kong kinabit. Bali yung next naman ay yung negative. Ayan. Medyo nakakalito yung ginamit na wiring ng nagkabit nito dati kasi lahat pula eh. Ayan, buti na lang ano, nakakabit pa siya sa fog lamp. So alam na natin kung ano yung positive tsaka negative. Kasi kapag ganito, pag hindi nakakabit sa fog lamp, mas mangyayari gagamit tayo ng tester talaga para malaman natin yung positive tsaka negative. Delikado kasi magkabaliktad guys kasi masusunog. Yan, kinabitan ko ng talagang electrical tape guys, no, para safe na safe yung ating mga wirings. Alright, so testing time. Ayan, so ito yung kanyang switch. Ayan. Ang maganda sa switch niya kasi umiilaw kapag ayan. So umiilaw siya guys pag sini-switch on mo. Pag naka-off, hindi siya nawawala yung ilaw o namamatay yung ilaw. So ayan, so ito na yung itsura ng projector type ng fog lamps na kinabit natin. Hindi pa umiilaw yung angel eye niya dyan guys ha, kasi hindi pa natin wino-wiring yung kanyang angel eye. So tinitest pa lang natin yung projector na fog lamps niya. LED light na siya guys. Yan, so next ay ito naman yung wiring ng project, anong angel eye, ayan. So dinudugtungan natin yung wiring niya guys, ayan. So kinakabitan natin ng electrical tape para safe kahit na mabasa, para hindi magkaroon ng faulty sa mga wirings, na faulty wirings at baka masunog. Ayan, so talagang yan, no? Binabalot ko talaga ng electrical tape. So ayan naman, dito all the way sa kabilang side, tinap ko na rin yung kanyang wire para sa angel eye. Ayan, so tinap ko na lang yan guys. Kasi ang gagawin natin dito ay ikakabit natin to sa kanyang park light.
So, ang maganda nito guys, kapag naka-on yung Park Light, naka-on na rin yung kanyang Angel Eye. So, kahit hindi pa naka, hindi mo pa ino-on yung kanyang fog lamps. So, ito yung maganda. Ayan, so medyo meticuloso tayo sa mga wirings guys na talagang naka-tuck in. Ayan, as you can see, ayan, so may mga electrical tapes, saka naka-tuck in siya guys, naka-cable type. Ayan, para maayos naman tignan. Alright, so ngayon naman, ipabalik na natin yung kanyang bumper. Ayan. Madali lang naman to siyang ikabit guys, no? Ayan, may mga brackets na to at ipoposition nyo lang naman. Careful lang din kasi baka mabali. Ayan, yung sa pagpupukpok nyo guys. So, dapat naka-position na siya. Baka kasi mabali yung mga brackets. Ayan. So, iba, kakapit nyo rin yung mga bolts at saka yung mga screws na tinanggal nyo. So, dito naman guys, sa bali, meron tayong hawak na tester. Ayan, so yun yung park light, yung nakikita nyo umiilaw guys, no? Ayan, pailawin natin yung park light. Ayan, so yun yung park light. Ang gamit nito kasi guys is hahanapin natin yung positive na wire ng park light. Kasi doon natin itatap yung wiring ng Angel Eye para gumana yung Angel Eye. Ayan, as you can see guys, mayroong parang LED na ilaw sa ating tester. Yan. Ibig sabihin yan guys is nasa positive yung tinatap natin kasi nilagay natin sa kabilang side yung negative. Ayan. Oops, yun, umilaw na. So ayan, nakita natin yung ano, yung positive na wire dun sa may park light. So alam na natin kung saan natin uunang itatap yung positive. Ayan, so ngayon naman ay kinakabit ko na yung positive wire ng Angel Eye dun sa positive wire ng Park Light. Ayan. So ganun lang siya simple guys, hahanapin nyo lang yung positive wire using ng tester. Kasi dapat may tester talaga kayo guys. Yung negative wire naman guys, pwede siyang ikabit sa bare metal ng body cover ng sasakyan o kaya sa negative terminal ng battery. So ito, as you can see, bali tinatap ko yung negative wire ng Angel Eye sa negative terminal ng battery. So ayan, gumagana na siya. Ayan, umiilaw na. So ayan, so functional na yung ating Angel Eye guys. Ayan, ang ganda. Ayan, so ang gandang tignan no. Para siyang maliit na ring light guys no. Ayan. Napakaganda niyang tingnan. Tsaka maliwanag siya kahit ano umaga guys no. Pwede mo siyang gawing ano daytime running light. Ayan. So ngayon naman i-on natin yung fog lamps. Ayan, tingnan natin kung anong magiging itsura pagsabay na nakailaw. Ayan, so ganyan pala siya kaganda. Alright, so meron siyang ring sa gilid. At yung fog lamps naman niya, yung projector. Ayan, doon naman sa gitna. Ayan yung papilog.
Ayan po guys, so maraming maraming salamat po sa panonood at sana po ay nag-enjoy kayo sa video na ito at may natutunan po sana ka rin kayo sa pagkakabit ng projector type Angel Eye Fog Lamps sa inyong mga sasakyan. Ayan, so ganyan pala siya kaganda guys, no? Kapag naka projector type Angel Eye Fog Lamps tayo. So maraming maraming salamat po. Have a nice day.